kinabuhan ko yan, mukha patayin ko yan sa sobrang stress. Kasunod siya na yan, ibabaon ko sa kabao. O ano hindi ah, nakahanap ka na ng katapat mo, putang ina mo. Sinabi ko alam na. Alam mo, Ibya, kami ang nagtanggol sa'yo, kami na ngayon ang babanat sa'yo, okay? Ngayon, wala nang problema sa amin, anino man, wala na akong problema sa mga iba dyan. Anino man, Omar Gons, aakyat ako dahil lang ibubulgar ko lahat ng baho mo. Lahat ng pinagsasabi mo kila Anino kag Margons, papatunayan ko yan. Ikaw ang gumagawa niyan. Okay? Patay ka ngayon, Ibyang. Ah? Lahat ang nakakaalam. Maghukay ka na lang ng sarili mong ano, libingan, Ibyang. Kung paano kita pinagtanggol, ganun din kita ipapahiya. At mananawagan po ako sa inyo lahat. Lahat ilalabas ko ang baho ni Ibya. Ako ang katapat niyan. Kasi hawak ko lahat ang baho ng diputa na babae yan. At ito, sinabi ko na lahat ng sinasabi niya sa akin laban kay Bunpan sa kabaliktaran, siya ang nagjajakol. Gusto niya ilabas yung lawit ni Sir Bunpan habang nakatitig yung dalawang mata niya. What? Ano pa naman niyan, Ibyang? Ikaw pala yung napaka-immoral mo naman. Ikaw yung ano? Ew. Sige, patuloy, DC. Okay, tapos nasa sarapan siya. Gusto niya araw-araw makita yung lawit ni Sir Bunpan. What? Ano naman yan? Uy, napakamanyak naman dito ni Ibyang. Iyo, napakabaho, patay. Naku, bulgar na booking. Bulgar na ni DC at ni Dragon Fighter. Naku, Ibyang, patay ka ngayon. Ikaw yung malaswa. Napakadumi mo. Malaswa pa rin yung mga ginagawa mo. Ayaw ni Sir Bunpan ilabas yun. Binablockmail niya si Sir Bunpan. Ganyan katindi ang pagkamanyak ng isang babae. Kaya... Wow! Grabe ka pagkamanyak mo, Ibyang. Uy! Ito naman, Ibyang. Uy! Grabe naman yun. Huwag na po kayo magtaka dahil kung makita nyo siya mangyakis yung kabayo mo yan. Makikita nyo doon. Bagay-bagay pa lang kasi na doon kasi nagmamanyak. 69 daw, mag-69 daw sila. Napaka-dirty yung mga tao doon. Napaka-dirty, napaka-immoral, napaka-bastos. Bagay lang talaga sila. Hindi na kayo po magtaka. Kung makikita nyo sa ibang-ibang LS, ibig sabihin, naghahanap siya ng kajakulat niya. Naku, naghahanap ng kajakulan niya. Ibyang, huwag kang ganyan, uy. You are disrespecting yourself as a girl. Naku. Malaking kabulastugan yun. Pinahiya mo yung sarili mo. Although, hindi lang sarili yung pinahiya mo. Pati ang lahat ng mga babae. Napaka-immoral mo. Walang hiya ka. Pinahiya mo yung mga Pilipina sa kamastusan mo. Kana, hindi. Sakit niya yun sa utak. Kung hindi siya makakita ng lawit, parang mababaliw na po siya. Mababaliw na hindi makakita ng lawit. Ano ba yan? Ibyang, sakit mo, Ibyang. Magpagamot ka, Ibyang. Marami kang pera, di ba? Di ba, sinabihan mo ako na marami kang pera. Magpagamot ka. Please, magpagamot ka. Please. Kaya marami po ako nagbabasa po ako ng mga comments. Hindi na po ako nagtataka doon na sinasabihan siya na pukpok, malandik, etc. Kung ano-ano pa. Totoo po yun. Totoo pala. So, totoo yung sinabi ko na pukpok. Pukpok. Totoo yun, totoo. Napukpok talaga. Totoo. Tapos ano pang totoo? Teka, makinig lang tayo, guys. Ikaw ay matinong babae. Hindi ka makapag-comment ng ganyan-ganyan na basta-basta na sinisiraan mo yung sarili mo.
wala kang respeto sa sarili mo, Ibya. Tama. Walang respeto. Tama, sabi ko. Sinabi ko na yan. Kung kailangan, kung dapat respetuhin ka ng lalaki, dapat unahin mo sarili mo, magpaparespeto ka. Ah, di puta ka kasing hayop ka eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka namin kilala. Kilala ka na namin dahil ikaw isang pukpuk na di puta ka. Kilala na. Pukpuk na di puta. Okay? Bakit? Ano, kasi bang, kung ano bang klase siyang tao para hindi natin siya kilala? Yun lang, ang tanong ba, hindi natin alam kasi iba, hindi naman. Mayaman siya? Siguro, mayaman ba siya? Untouchable ba siya? Putang ina niya? O, Ibya, kung mayaman ka, umuwi ka na lang. Hindi ka na magpapakahirap sa abroad. Kaysa kuskus ka ng kuskus-kus ng ano dyan, tapos pinanlalaki mo lang. O, diba? Ito pa, ah. Ito, GC Antonio, hilian mo ng pera yan para babanatan kami. Kasi maraming pera yan, eh, nagmamayabang eh. Hilian mo ng sobrang laki. Kasi alam mo, 2,000, kunti lang yan. Tapos kung wala na siya maibibigay sa'yo, sipain mo na. Sipain mo na yung mukhang kabayo kasi wala na, hindi inutil na yan eh. Wala nang pak... Hindi ba? Sabi ko kabayo. Tama, tama din ako, tama. Dapat, yan ang gawain. DC, bagay sila ni ano, Bansot, kasi kitang-kita naman ang puka ni Bansot, eh bakit pumapatol pa siya sa ganyan, o, diba? O, kasi sobrang tigang na niya, manyakis kasi, o, diba? Malibog, yung ganun, o. Ikaw, makukuha mo ba pumatol ng ganyang klaseng tao? Hindi mo kapatulan yan, oy. Naku, napakabaho namang itsura. Iwan ko kung anong, saan galing planeta yan. Pero, kasi ganito doon, yun eh. Oo, Dragon Boy, nabanggit niya pangalan ni Rose, nabanggit na yung pangalan ko. Kaya kami ganyan eh. Okay na sana eh. Wala na sana problema. Ito kasi ang hilig na tumang uutos eh. Akala niya siguro takot kami ba? Ano akala mo sa amin? Takot kami kay GC Antonio? Ano akala mo namang, takot? Takot kami yan. Sa babae nagmumura na yan? Bastos yan si GC. Alam mo kung paano kami lumaban. Nagtatawag, tumatawag yan sa mga babae tapos nagpapakita niya sa 2 inches niyang pututoy na ang liit. Bastos yan eh. Yan si Antonio. Alam mo, Dragon Boy, tumawag yan kanina sa akin eh. Habang tumatawag si Dragon Fighter, sabi niya, huwag mo sagutin. Sabi ko, hindi ko naman sagutin yun eh. Alam ko yun eh, kasi pinasa ni Ibya yung ano niya, yung comment niya, sabi niya, oh, landiin mo ako. Ay, putang inang babae to. Alam mo, nasa sarapan ka pang hayop ka. Alam mo, kapag makati yan, ibigay mo sa akin yung puki mo, ako mismo tutusok ng kutsilyo yan. Ha? Tutusukin ko ng kutsilyo yung puki mong hayop ka para madugo-dugo na yan. Tanggalin ko yung ngipin yan. Intindihan mo ba ako? Ayaw ko sa babae manyakis. May ngipin. Siyempre, pala yung may ngipin niya. Yan, Dragon Boy, kasi sobrang manyak eh. May ngipin na gano'n na may ngipin. Napatakot naman, baka magbutol yung akin, baka makinil. Makinil yung ngipin ko. Napatakot naman. May ngipin pa ba yan? Kasi sa sobrang kate niya, kasi may ngipin yan. Kaya at yan, alam mo yung nakita na yung lawit na yun, parang gusto niya kagatin eh. Kaya kayo mga lalaki, mag-ingat-ingat po kayo dyan sa kanya, ah. Kasi yung bayag nyo, pupukol yan sa kumihan niya kasi may bangkil yan. May bangkil. Kaya mo ano, kung magbidyakol sila ni JC Antonio, tignan ko lang yung, ano, ipakita rin ni JC yung lawit niya. Tignan ko lang kung hindi ano yan, kumalat sa mga JC. Tignan mo kay Sir Bonpan, oh. Ang layo-layo makita natin, oh, bakit niya inisend sa JC natin. O, diba? Oo, Vincent niya sa ano. Alam mo, sabi niya pa sa akin, ipasa mo dun sa ganito, ganyan, takpan lang daw mukha niya. Ang kapal ng mukha talaga. Ako lang nahiya eh. Alam mo, kapag pinasa ko yon, syempre siya ang mapahiya eh. Siya ang babae eh. At saka ano, kung talagang ano, disente kang babae, hindi ka makikipag-bijak call sa ano, sa isang lalaki. Tapos, ikaw mismo ang mag-screenshot. Di ka ba nahihiya sa sarili mo, Ibya? Ganyan ka na ba talaga kagarapan sa lalaki, sa lawit? Diyos Lord, mahiya ka! Malaki na kasi yung ano na yan. Malaki na yung ngipin niya. May ngipin pa, may bangkil pa. Kaya ganyan ka, inspirada.
Kaya pala, no? Ano, napakabaho na siguro yung puki na yan, no? Siguro. Yaks. Sobrang tagal niyan. Siyempre, di ba? Alam mo na, naawa na lang ako kay Sir Bonpan nung ano, kasi